guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, yung mga gustong matuto dyan, skip nyo tong video na to kasi marites lang to. So i-share ko lang na first time kong nakita or narinig na nagalit yung amo kong lalaki kasi mostly siya yung pinakamakalma sa lahat, pinakamaunawain. Hindi ko pa siya nakitang nagalit simula bago ako dito hanggang ngayon. Hindi pa. So kanina kasi sinundo ko yung bata sa labas, so nag-swimming siya, and kapag galing ako labas, kailangan bago ako makaupo, kailangan ko munang maligo. So nagluto ako lahat-lahat, tinapos ko lahat, natapos ako alas 8:30 na ata, tsaka pa lang ako pwedeng makaligo, hindi pa ako pwedeng kumain hanggat hindi pa ako nakaligo. So sabi ng amo kong babae, kumain ka muna, hindi ka ba nagugutom? Bago ka maligo, mamaya ka na maligo, kumain ka muna. Sabi ko, mamaya na, tapusin ko lang, maligo lang ako. Sabi ko ganun. So alam nila na maliligo ako, yung bata nandyan din. So nagbitbit na ako ng damit ko na pampalit and then tuwalya. Tapos naghubad na ako dun sa CR and then nakalock yung pinto. Nagulat ako nung nandun ako sa loob ng shower kasi hindi ko pa binubuksan yung tubig. Pumasok yung bata. So okay lang nung una. Sabi ko, sinaway ko siya, sabi ko, nandito ako sa loob, maliligo ako. So, akala, sinarado niya. Ano yun eh, nakalock, tas binuksan niya. Yung ano kasi namin dito, yung mga pinto namin, may mga lock. Pero pag ikutin mo lang, konting ikot lang, hindi ko alam paano ko explain sa inyo, pero nabubuksan siya kasi nga, para sa safety ng bata, baka kasi malock yung bata, ganun. Kaya nabubuksan lahat, kahit CR, nabubuksan dito sa loob ng bahay, kwarto nila nabubuksan. So, tawag nito, sinarado niya, tapos bigla niyang binuksan uli, and ngayon yung pagbukas niya is malala na talaga, malaking awang, and yung CR ko is malapit lang sa kainan, hapagkainan nila. Alam ko nakita ng amo kong lalaki yung katawan ko, siguro hindi ko lang alam, pero nung time na yun kasi nakita ko ngayon nung nandito na ako sa mesa, tinignan ko yung tinataguan ko pala doon is kita din pala, nakaupo ako guys na alam mo yung ito, nakaganon. Tapos, toilet bowl to. Dito ako sa gilid. Shower to. Toilet bowl, shower. And then, nandito ako. So, pero, nakikita pa rin pala yung katawan ko kahit na nakaganon ako doon para hindi makita. Kasi nga, binuksan na ng bata nang malaki talaga yung pinto. And hindi ako pwedeng tumayo kasi wala na akong damit. Tapos, ayun, sumigaw na talaga ako. Dalawang beses kong sinaway, and then tumawa yung bata. Demonyo talaga, busy. So, pagkatapos, sabi ko, talagang napiko na ako. Sabi ko, oh my God. Gumano na ako, oh my God. Gumano talaga ako. Busy. Yung talagang galit ako. Tapos, ayun, sinarado niya yung pinto. Sumigaw yung nanay. Tapos, ayun na. Hindi ko alam anong salita nila. Nag-anuhan na sila doon. Kasi nga, ako is naliligo na. Pero, yung bata sumigaw. Sabi niya, stop it. Sabi niya, ganun. Siya pa yung galit. Yung pinapangaralan siya, siya pa yung galit. So, napikon ngayon yung lalaki sa ano, matagal pa sila nag-usap kasi patapos na ako maligo eh. Pinatay ko na yung shower, doon na talaga na narinig ko yung boses ng amo kong lalaki na tumaas, and then may tinapon. So yung Christmas tree pala natin binato ng amo kong lalaki, and then galit siya na galit, galit talaga. Kahit yung amo kong babae hindi makaimik, walang boses yung amo kong babae nung time na yun, sobrang galit ng amo kong lalaki. Sumisigaw siya, and naririnig ko parang pinapalo niya yung bata, and yung bata is nasa kandungan ng amo kong babae, nakaupo yung babae, tapos nandun yung bata, tapos yung lalaki katabi din, tapos nakatayo na, hindi na siya, tumigil na siya sa pagkain, kasi nga, hinanda ko muna yung pagkain nila bago ako maligo, tumigil na siya sa pagkain, and then, basta naririnig ko lang may mga ganun-ganun, parang mga 4 na beses, 5 beses niya atang narinig ko, hindi ko alam kung tinalo niya, pero kasi bawat ganun niya, lumalakas yung ano ng bata, yung iyak, so, tapos, nung lumabas ako, wala. Kasi ano din ako eh, tahimik lang din ako. Tapos, lumabas ako. And then, sinabihan niya pala yung, ano, yung bata na mag-sorry sa akin. Yung pagdaan ko doon sa kanila, yung bata is humawak sa akin. Tinanggal ko yung pagkahawak ng bata sa akin. And dumiretso ako sa kusina. Tapos, maya-maya, nagsalita uli yung amo kong lalaki. And then, pumasok doon sa kusina yung bata. And, ano, hala, may allergy ako sa ano niya, sa kurot niya. Alam mo yung pinapasorry siya ng tatay niya. Pumunta siya dun sa kusina, nagsorry nga siya, pero may, ano, ayan o,
ano, kinurot niya ako konti lang, pero hindi ko alam yung balat ko, ano lang, dalawang kamay niya, kinukurot niya ganun habang nagsasalita siya ng sorry. Tarantado talaga. Visit. So, ayun, sabi ko, okay, na ganun lang ako. Tapos, ayun, umalis na siya. Tapos, nagsalita na, tas maya-maya, napiko na ata yung amo kong babae. Hindi ko alam kung ano, basta tumaas na din yung boses niya. Hindi ko alam kung sino nakaaway niya, si yung lalaki ba o yung bata. Basta, nag-anuhan na sila, nag-rumble na sila doon sa kusina, sa may living room na natigil nga yung pagkain nila, nasira yung gabi nila dahil lang sa nangyari. So, wala akong magagawa kasi naligo lang naman ako, nilako naman yung pinto. Talagang demonyo lang talaga yung anak nila. So, ayun, pinagalitan nila yung bata. Iyak na iyak yung bata, ayaw na tumigil kasi nga masama siguro yung loob kasi nga napalo. So yung amo kong lalaki, hindi na kumain, pumunta na sa ano, sa kwarto, tapos ano na, doon na lang siya nag ano. Tapos maya maya tinawag siya ng amo kong babae, parang kumalma na, tinawag siya na ayun nga, nag ano ng prutas, nagpa ano sa akin ng prutas, nagpa hugas yung mangustin. Ayan, tapos kinakausap ako ng babae na ayun daw, hindi daw ganun kaganda yung nabiling prutas, marami daw sira, ganun ganun. Tapos yung bata, masama yung loob sa akin kasi nga dahil sa nangyari na palo nga siya. Tapos nakatingin lang siya sa akin, maya ako lang. And then yung lalaki pumunta sa kusina, nagpaano, nagpahugas din ng prutas, so okay na, parang kalma na siya. Pero gusto niyong marinig yung sigaw ng amo ko, na-record ko kasi kasi nga first time nangyari, so para sa akin ano to, memorable to. Marinig nila. Ay, maririnig nila. Wala kasi. Ha? Gusto kong i-play sa inyo ng malakas kasi baka marinig nila. Isa pa dito. Galit na yung amo kong babae dyan. Kanina pa lang kasi guys, kumain
kumakain siya, pinapakain ko kasi nga, ayan yung technique ng amo kong babae, kasi pag siya nagpakain nga walang makain yung bata, hindi kumakain. Pag ako, nauubos agad bago pa sila lumabas. 20 minutes pa lang, ubos na yan. Pero pag sila 2 oras, hindi pa tapos kumain. So, tinapo ng bata yung tubig. Tapos, syempre, nagalit ako. Tapos, nung sinabi ko sa kanya na mali yung ginagawa mo, nagalit siya. Tapos, umantong na sa, parang naging salbahe na siya ba. Sabi niya sa akin na sasaktan niya daw ako. Sabi niya sa akin. Sabi niya, gugupitin niya daw tong ano kung nunal ko sa ilong. Napikon talaga ako, sabi ko sa kanya. Sige, 1 beses, subukan mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Isa lang, sabi ko. Sabi ko, try one more. Sabi ko, try. Sabi ko gano'n. Sabi ko, bukas, hindi mo na ako makikita dito. Bahala ka, ikaw maglipit ng sarili mo. Ikaw mag-alaga ng sarili mo. Gano'n ko talaga. Tapos yung amo kong babae na sa kwarto lang, nakikinig lang ata. Kaya siguro, paglabas niya, ano siya, ang bait-bait niya. Tapos binigyan niya ako ng prutas. Tapos ano pa yun, tapos na itong gabi na sinabihan niya ako na ano, na pwede ko na daw buksan yung aircon dito sa kwarto. Siguro sinabi ng amo kong lalaki na kagabi kasi sobrang init. So kahit nandyan sila sa labas, binuksan ko yung aircon. Syempre yung init-init, ano gusto nila, mamatay ako dito. Katulad dati nung bago ako dito, ginagawa nila niya yan eh. Yung anong sabi niya sa akin, nakauna daw yung aircon, tapos wala naman. Niluloko niya ako, kala niya hindi ko malaman naman na ginagawa niya. Tapos ayun, sabi ko sa bata, sigihin mo lang yung ugali mo, kala mo may magtatagal sa'yo na katulong. Ginanun ko talaga, nagpikon talaga ako, malala. Kaya siguro nag-init yung ulo ng bata, hindi siya nakaganti sa akin. Kaya siguro nung nasa CR ako, binuksan niya. Siguro napikon din yung amo ko kasi nga nakita niya siguro yung katawan ko talaga. Nakita niya siguro na nakahubad talaga ako, na nakaupo doon, na parang hindi ko maano yung gagawin ko kasi hindi ako pwedeng tumayo, wala na akong damit. And syempre sumiksik na lang ako doon sa gilid na pwedeng matago yung katawan ko, pero hindi pa rin pala natago. Kaya sobrang nagalit talaga yung amo kong ano. Okay lang kung yung amo kong babae lang yung nandito sa bahay and yung bata, kasi nga okay lang, babae naman sila, kahit nga minsan binubuksan niya ng bata eh, kapag ano, kapag yung babae lang, pinapagalitan siya ng babae, pero okay lang. Pero yung ngayon kasi, yung lalaki, ayaw talaga niyan. And tsaka ano, ayaw na ayaw niya na binubuksan yung pinto kapag nasa loob siya. And yung bata, parating ginagawa yan. Nung nakaraan, nagkubad na siya ng damit, and then binuksan ng bata yung pinto. Na sumigaw talaga siya, pinagalitan niya yung bata. And the next is, buti na lang kamo, hindi ko pa naranasan na buksan yung pinto na nandun sila sa loob. Ganon din yung amo kong babae, hindi pa. Nakikita ko lang talaga yung amo kong babae kapag lalabas siya ng pinto na walang damit, ganon lang. Pero yung bubuksan ko yung pinto na nandun sila, hindi. So, nakaraan, nakaano din, tumatay ata yung amo kong lalaki, binuksan din ng bata. Nagalit din yung amo kong lalaki, sumigaw talaga. Kaya alam ko talaga na ayaw ng amo kong lalaki na ganyan ba yung nagbubukas-bukas. And ugali yan ng bata na sanay, pinabayaan. So, kanina talaga na nagsalita talaga ako, na nagreklamo talaga ako. Sabi ko, my God, sabi ko ganun. Tapos narinig nila yun kasi yung boses ko kapag ganto mahina pa to guys. Inung time kanina na yun, sumigaw talaga ako. Sinigaw ko yung pangalan ng bata. Emma, gumanong talaga ako. Oh my God, gumanong talaga ako. May malakas talaga, malala. Kasi nga, grabe naman. Tapos ayun, kaya nitong gabi nagkagulo dito, and first time ko narinig yung amo kong lalaki na nagalit. So ayun lang guys, yung mga hindi gusto ng marites, mag-skip na lang sa video na to kasi marites lang to, wala to mapupulot. May mapupulot siguro, mga ewan ko, kamalditahan. Ayan, so thank you for watching, and ang dami kong kagat ng nicknick nung nag-Disneyland kami. So ayun lang guys, and eto katas to ng ano, hiking namin kahapon, kita nyo. Nag-hiking kami sa Kai Kung Lane, o parang Rusty Ridge. Wala talagang puno sa daanan. Ano lang siya, yung damo na hanggang ganto. Kilikili ko. May balahibo yan. So, ganto lang kaataas na mga damo. Wala kang masilungan. And nung time na yun, nandun kami sa gitna ng bundok, biglang umulan ng malakas. So, di ba una natin ginagawa kapag umulan, tatakbo talaga tayo, maghanap tayo ng mapasilungan. Nung
time na yun, wala talaga mapasalungan. Tumatakbo kami, pero wala, mababasa pa rin kami kasi wala naman talaga kami mapagtataguan eh. And then yung payong nung time na yun, kasi sobrang lakas ng hangin, ayaw, hindi mabuksan-buksan, nasira na lang kasi pinipilit kong buksan. And hindi ko alam kung anong unahin ko kasi basa na yung bag ko. And then yung cellphone ko na isa, itong gamit ko ngayon eh hindi to waterproof, nandoon. And then itong isa ko na cellphone, nasa bulsa ko, and wala akong damit. So, yung jacket ko nabasa din. So, natuyo na lang yung damit ko pag uwi. Pero amoy kulog siya. Nakakahiya sa MTR. Amoy mo yung ano, yung tuyo. Yung basa. Tapos biglang natuyo na hindi mo maintindihan. Naghalo na yung pawis. Kasi anong umaga hanggang tanghali. Hanggang alas dos is ano, maaraw. So, ayun. Yan lang yung na-share ko lang yung nangyari sa kahapon. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.